tubo ng pechay, talong, tsaka bell pepper. Tara. Kape tayo, guys. So, as you can see, guys, meron akong pinipare dito na seedling pans. Mahal kasi dito yung seedling tray. At dito lang naman natin sila patutuluin kasi lilipat na lang sa mas malaking lagayan. Meron ako dito ang seeds ng bell pepper. Nakuha ko lang tong seeds na to sa bell pepper na ginamit ko sa pagluluto, guys. So, kaya huwag nyo itatapon yung mga buto ng mga butas o tulad nito, sili, kasi pwede siya itanim. Pinatuyo ko lang to sa, ibinirad ko lang to sa araw. So, pwede na natin itong gamitin. At, eto, meron akong purple eggplant, talong. Free lang to sa binili ko na lava rock na gagamitin ko sa succulents ko. So, itatanim na rin natin ito. Tsaka, itong pechay. Isang pack nito, mabibili mo ito dito sa amin ng 20 pesos. Soil mix pala nito is more on rice hull, tapos may vermicast at cow manure. Konti lang yung soil na nilagay ko dito kasi magpa-germinate pa lang naman tayo. So, takpan na natin ng vermicast. Yung vermicast kasi, guys, healthy siya sa plants at nasa-serve siya na fertilizer kasi siya yung ano, yung gumi ng uod. Kinukultured kasi ito, guys. At dito sa probinsya, mabibili mo siya ng 30 pesos per kilo. Wala kasi masyado dito mag-culture ng uod na ginagawang na gumagawa ng vermicast. Kaya medyo mahal dito, guys. Takpan lang natin. Bumibili ako dito per kilo kasi mahal nga. Ipinapatong ko lang to sa mga succulents ko. Hindi ko na masyadong hinahalo sa lupa kasi konti nga lang. Ito nga pala, DIY ko lang to. Yung plastic bottle, ginupit ko lang para parang sandok. Ako mapapabili ng pagsalbong. Saka, ano muna tayo ng kape, guys. Medyo natutunaw na yung eyes. Bili
buto na tumubo. Konting moisture lang. Tapos ilagay niyo lang to sa lilim, huwag niyo munang paarawan para hindi mamatay yung bagong tubo. Tanim muna natin guys, meron akong itatanim pa dito na galing sa na kitchen trash. Hindi naman trash, kundi mga galing sa kusina namin tulad ng onion leaves. Kasi pwede itong guys, para hindi na ako bumili sa sunod. Itatanim natin. Ay, nakalimutan ko pala ang lagyan. Lagyan natin ng label. Yung bell pepper. Para hindi natin makalimutan ko. So, itatanim na natin ito guys. Popsicle stick na lang muna yung gagamitin ko. Maglagay ng butas. Actually, madali lang siyang matubuin guys. Pag umabot ng ilang araw, ilang linggo, meron na siyang bagong husbo. Ito nga eh, napabayaan lang dun sa kusina. Meron na siyang bagong husbo. Kitchen waste nyo, huwag nyo agad itatapon kasi pwede nyo pa naman yung itanim para susunod. Hindi na kayo bibili. Meron na kayong sariling patuto. Yan natin naman yung ginagawa ko dito para makatipid rin. Ganda rin siya sa plating. Mahilig din siya kumagluto guys. Dami kong hilig, no? Konting moist-moist lang. And that would be all for today guys. Thank you for watching. And please like, comment, share, and subscribe. And also please hit the notification bell for more updates. Thank you. Hi guys.
guys, hindi ko na pala kailangan mag-delay kasi umulan pala kanina, madaling araw. Ayan, basa pa naman yung lupa nila. Samahan nyo na ako mag-harvest ng tanim kong okra. Yan na o. Oh. Ang dami na. Pwede nang iulam. Yan. Pwede nang pakulang. Tsaka wala pa tong mga insecticides. Hindi nakakasama sa inyo. Buhay probinsya. Maganda naman kasi pag may tanim ka kahit dito lang sa bahay nyo. Tipid ka na at siguradong walang lason. At organic yung nilalagay kong compost dyan. Yung mga, ano lang, yung mga balat ng prutas. At kukuha naman tayo ng talbos ng kamote. Kaya meron siyang mga sanga, guys. Ayan. At sa mga sanga, pwede pa dong mamulaklak at bumunga. Pa lang itong nakatanim, guys. So, pero diba, napakinabangan ko na. Nakailang harvest na rin ako nito eh. Ayan, patuloy pa rin siya. Ang dami. Hindi ko muna kakunin yung maliliit kasi para may kunin naman tayo bukas at sa makalawa. Anap tayo. At yung okra ko kasi, pinutol ko agad yung dulo niya. Tara, lutuin na natin. Masarap to pag pinakuluan mo lang tapos isaw-saw lang sa suka, toyo, patis, gano'n. Ito yung pechay kong tanim, guys. Ayan. Marami yung seeds na nailagay ko dyan eh kasi hindi ko makontrol yung sa lalagayan kaya nabuhos. Kaya dadagdagan ko na lang yung mga pads at pag tumubo na, ililipat ko na lang. Ayusin nyo namin to ng grandmother ko. Ilalagay namin doon para yung sikat ng araw at hindi siya maapak-apakan dito. Ayan. Ito yung mini garden ko dito. And before I end this video, shout out po muna tayo. Thank you NJTV for supporting me. Jerry Andrade, my papa. Rigo Lorenzo, King Dihuan, thank you. Jerry Lynn Andrade, and Weekend Fish Bite. Thank you po for supporting me. God bless.